Inyo mga katalpak, welcome back to our channel. Our featured NFT game for today is all about moon mining helium 3 NFT game, play to earn. Ayan. So welcome back to our channel, guys. Yan. So yun, medyo na-late ako ng ano, ng paggawa ng content kasi naabala rin sa ibang ano, sa ibang mga ginagawa. So yun nga, guys. Isa siya sa mga first colony na sinasabi na gagawin sa moon. Ayan. Baga ganun yung concept ng kanilang game, di ba? So yun, napaka-interesting kasi they have their own concept na ginawa nila tong NFT game na to. Okay, guys? So before we start, I'm not a financial advisor or financial analyst. Andito lamang ako pang bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight, and at the same time review na i-feature natin ng isang NFT game dito sa aking channel. And do your own research pa rin kasi hard-earned money pa rin naman ang pinag-usapan natin. So, ayun guys, stay tuned. So, ayun nga, become the first colonizer of the moon with strategy through blockchain NFT game and together with us harvest helium 3 and other minerals. So, yun. Ganun yung concept ng kanilang game. So ano siya, outer space. And so yun nga, guys. So how it works, so dito tayo sa how it works. So ano nga ba yung dapat nating gawin? So first, create our wax wallet. Yan. And then sa pag-create natin ng wax wallet, guys, dito tayo magpapasok ng tawag dito, ng ating funds. Yan. And then dito rin tayo magdadagdag ng ating mga memory na tinatawag. So bibigyan ko kayo, guys, ng overview kung ano yung memory. So pupunta lang kayo rito, guys, sa resources. Yan. Ito, guys, yung mga NFTs ko na nakuha before. Yan. Ito. Tapos dito kayo sa resources pupunta. Kung pag nag-over ano kayo, pag nag-over usage kayo sa RAM, click nyo lang to rito, change nyo yung RAM, then maglagay lang kayo, for example, maglagay lang kayo ng 5 dyan, and then mag-buy kayo, and then automatic madadagdagan tong RAM ano nyo, capacity nyo. Okay, so yun yung eto, hindi ko to, itong dalawa hindi ko ginagamit. Ang usually lang na ginagamit ko yung RAM para sa mga NFTs sa game. Yan, usually sa game talaga. Pero yung ibang collectible gaya nito, ano lang din naman siya. Hindi naman siya ganun kataas yung RAM niya. So, yun. Balik tayo. So, yun nga. So, for example, meron tayong Wax Cloud Wallet. Then, diretso tayo sa kanilang Atomic Hub Marketplace kung saan nandun yung mga naka-place yung mga NFTs. Yan. For example, nakabili ka ng kanilang open itong gold pack na tinatawag, yung Aquarius. Yan. So dito naman sinabi naman nila dito maliwanag, all packs and cards are available in Atomic Hub. And so yun, and then pag bumili tayo, directly na tayo, guys, bibili na sa Atomic Hub marketplace nila. And listed na sila, kumbaga. Then ito yung mga card collections. Ano-ano nga ba yung mga rarity na meron sila? Moon Mining Helium 3 game has 5 NFT cards rarity. Very limited supply. So, yun. Direct naman na sinabi, in-inform nila tayo na very limited yung kanilang supply when it comes to sa kanilang mga rarity of cards. So, common, they have the common, uncommon. So, madidistinguish natin sa kanilang mga kulay. Yan. Something black. Ito may pagka-something black. Ito may pagka-something green. Yan. Uncommon. And then, the rare, silver, epic gold, and lastly, helium. Pinaka-highest yung helium legendary. Yan. Usually, di ba, may nakikita natin sa ibang mga rarity, highest nila yung red color. Sa kanila naman, purple lang dating ng kanilang rarity. Yan. So as you can see, guys, tignan nyo naman, di ba, yung cards nila. May sarili talaga silang concept. Yan.
napaka ano to guys, napaka inaabangan ko rin to. Napaka at sinusuportahan ko kasi maganda yung ano nila, maganda talaga yung NFT game nila. Hindi pa natin maano ngayon, ma-conceptualize kung ano nga ba eksaktong ano, eksaktong gameplay nito, pero sooner malalaman natin yan basta ano lang, tawag dito, watch out lang tayo palagi sa Discord nila and then follow natin sila sa ano, sa mga social media accounts yan, lalo na Twitter yan. So yun, ito nakita, pinakita ko na naman sa inyo, ito yung kanilang 5 rarity of cards yan, ito pala yung available. Excuse me. Story, the first colony on the moon. Yan, sinasabi nga nila. The moon is a sandbox to develop the new technologies, exploit the new and old resources, and face new challenges in this frontier. The moon day lasts 29 Earth days. Oh, mahaba-haba yun, ha? 29 Earth days. Together with blockchain technology, we have developed a platform that will allow you to build their first moon base, and it is starting next year. So, yun. So, ano guys, upcoming siya by next year. Hindi natin exactly ma-pinpoint kung anong quarter, kung anong taon. Basta walang month, walang exact date pa so far. So, yun nga, antabay pa rin tayo sa kanilang ano, development. Will you be of the first colonizer that shall be established your future on the moon? So, yun nga. Inaaya tayo na maging colonizer ng kanilang gameplay. Ng kanilang NFT game. Yan. Creating a base on the moon will give you the possibility to mine the most precious resources, which is helium. Yan. Providing your colony with cheap and clean fusion energy na tinatawag. Now we are ready for the next great challenge of space exploration, which allow the development of a sustainable presence on the moon and give an opportunity to go further. Yan. So, yun yung kanilang story. And then, promising possibility, helium is the type of resources that has one neutron less than a typical helium-4, which is used to blow balloons on Earth. So, what is the deal about helium-3? Imagine a powerful form of energy that doesn't produce any greenhouse gases or any radioactive waste. So, more on chemistry to guys. Yan. More on chemistry yung kanilang explanation. That is helium-3, clean, pure, powerful, and fusion power. Yan. So, ito yung promising possibility na sinasabi. Yan. So, yun nga. Medyo hindi ko siya na, ano, pero at least, di ba, may idea tayo na more on ano siya, na more on chemistry yung mga paliwanag nila. Yan. Will you be the savior of the humankind and show the interplanetary civilization? Yan. So, yan. Aquarius Pack. Aquarius Company Pack. So, meron silang the card containers are available for purchase on Atomic Hub in limited quantities. So, limited quantities din to guys. Bukod doon sa mga rarities nila. So, the Community Pack, Silver NFT Pack, and Gold NFT Pack. So, yun guys. Meron sila nito. So, for each pack, meron ding chance kung ano, kung ilang percentage yung anong pinaka-highest or pinaka-mababa na pwede nating makuha. So far, itong community pack guys, ito yung makukuha natin sa mga pre-drops nila on the giveaway events. Yan. So, kung ikaw gusto mong abangan tong gusto mong subaybayan tong laro na to guys, possible talaga na pwede tayo kayong makakuha. Gaya ng mga pinakita ko sa inyo, yung kanina doon sa ano ko, sa inventory ko, mga nakuha ko lang din yung mga yun. Yan. So, eto, silver pack, nagkoko siya ng $10. Not affordable, kumbaga, di ba? And then, yun nga lang, mas mababa yung chances niya yung sa helium. Yan, pinakamababa. Yan, 1.5, di ba? So, ito naman sa gold pack, meron siyang 3.5. So, pwede na rin. Magandang chance na rin ng 3.5, diba? So, pero ang iron pa rin yung pinaka madalas mo makukuha. So, kung tingin mo, ikaw yung ano, kung ikaw yung tingin mong swertihin ka sa mga badge, sa mga packs, try mo ulit. Try mo sa mga ganitong games kasi, yan. At least may chance ka. Ayan. And then, at the same time, guys, ang kagandahan dito, pag bumili ka ng pack, pwede mo, ano, nasa sa'yo, if you want to resell, diba? Nasa sa'yo yung, ano,
Wala silang ano, guys, mostly sa mga ano, sa mga wax game projects, wala silang ano, wala silang token sale. Okay? Klaro tayo doon, ha? Wala silang token sale, guys. This is ayun, yung kanina pinakita natin yung ano, 'di ba? Yung trailer, yung ito. Yan, ito yung trailer, 'di ba? And then the free drops. Ito 'yung sabi ko sa inyo, guys. This is the time, are you ready? Eos, the ancient Greek goddess of the dawn. She rose into the sky from the river Oceanus at the start of each day, and with her rays of light disperse. Yan. So, yon. Ang kanilang ano, sinasabi na ano na free drops na. Short explanation, yan. And then eto, guys, yung sa EOS table sheet na tinatawag. So, yon, helium pa rin yung pinaka lowest ano quantity. Na not exactly quantity, pero parang percentage, parang ganoon. Yan. So, and then dito naman on the right side, 5 rarity helium, only 100 max supply. So, ganoon ka-limited, guys, yung binibigay nila na ano, na EOS new card NFT yan. So, ito 'yon. 100 lamang yung i-release nila. So, napaka for sure magmamahal na naman 'tong mga 'to. Yan. Pwedeng magmahal 'to. Then yung roadmap, ito pinaka-importante yung roadmap, paano nila dine-develop yung kanilang ano, yung kanilang game. First drop EOS limited release of NFT. Minimum 2,000 cards for free Aquarius Company building. Yan. So, 'yun nga. And then sell pack November 19. So ito, guys. Tawag dito, watch nyo yung mga ano, yung mga days ato, November 19 malapit na. Aquarius buildings. December 4 Aquarius machinery, December 19 company buildings, December 23 moon NFT lands. Yan. So tuloy-tuloy na to, guys. Every 2 weeks ng month. Yan. Mag-aano sila. Pero etong 1923 magkasunod. Magkalapit masyado. And then additional cell pack and crypto token game. Meron sila on January. So very detailed naman sila, guys. Ilagyan nila ng, ano, ng mga dates yan. January, company machinery, January 18, company buildings, February 1 to 3. Company machinery, February 6, 4 company buildings, March 2, 4 company machinery. Add cryptocurrency token game and add upgrade cards. Yan. So lastly, sa second and third quarter ng taon, pero tingin ko tuloy-tuloy pa rin naman to sa development. It's time to start building a base on the moon. Build buildings for production, and thanks to the machinery extracts the most valuable minerals that nature has given us for a better tomorrow. So, yun. So, yun yung kanilang ano, diba? Binibigay na ano sa atin, information. Check out our latest news and exclusive. So, follow them on their ano Discord. Lalo-lalo sa Discord, guys. Sabi ko sa inyo. Twitter and then YouTube. So, this is their team, guys. Yan. Their founder, project manager, and then the country. Community manager, rather. And then, ito naman yung kanilang address, guys. They are based in Ireland, Dublin. Yan. So, ayun, guys. Very, ano, very promising yung kanilang game. Yan. Yan. So, yun. Ayun, guys, ang ano, ang nakikita ko sa game na to. And then, yun nga, sabi nga sa inyo, if you are interested sa, ano, sa moon mining helium 3, sundan nyo lamang sila, guys, sa kanilang, ano, sa kanilang Discord channel. So, yun. Overall, guys, napaka, ano, na-excite ako na, ano, nasundan pa tong development nila kasi nga, tuloy-tuloy yung giveaway nito. Okay, guys? Sabi ko nga sa inyo, kung ayaw nyo pa muna maglabas ng, ano, ng funds, ng pera nyo galing sa pocket nyo, wala namang problema, sundan nyo sila, grab the chance dun sa mga giveaways. Okay, guys? So, very, ano to, guys, very, very promising talaga tong project na to kasi for sure, maganda na naman yung, ano nila, yung value ng mga NFT sila on the market. Yan. So, like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell button para like ang updated sa NFT game na ito feature ko din sa aking channel, guys. Stay tuned always. God bless and peace out.